Tagaños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito tayo ulit sa Monasterio de Tarlac dito sa San Jose, Tarlac. Yan guys, so nakikita nyo sa pinakaligod ko, Kwentong Eco Park. So, actually guys, matagal na rin yung mga bagong tourist attraction nila dito sa Monasterio de Tarlac. Kaso ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para silipin itong mga bagong tourist attraction nila dito. So dito nga yung giant pugad nila, this way. And then yung dating giant pugad guys, nandun sa may I Love Eco Park doon sa may taas nila. So ngayon gagawin natin, pasyalan natin lahat yung mga tourist attraction dito sa Monasterio de Tarlac o yung Eco Park nila. Tara! Ngayong araw, no, Tarlaqueños, bali yan, papunta na tayo dun sa may Eco Park o yung mga tourist attraction nila. So samahan nyo akong i-explore itong Monasterio de Tarlac. Actually, ilang beses na nating binlog, pero syempre ngayon ay may bago. And then para updated din yung mga ibang Tarlaqueños natin dyan kung ano bang merong bago dito sa Monasterio de Tarlac. Pwede naman tayong mag-motor hanggang dito. So pwede naman natin dala yung motor natin. Ayan, may mga parking nga naman dito, lalong-lalo na pag weekdays. Wala naman masyadong tao dito sa Monasterio de Tarlac. So ayan, giant pugad trail. Trail entrance. So rider must wear helmet, stay on marked trails, leave no trace behind. And of course, syempre respect others and enjoy nature. Yan, napakaraming alaman dito sa Eco Park. So ito, may mga signages naman dito guys. So ito, may exit dito, papunta doon. And yun, nakikita ko may motorcycle parking. Siguro wag mula kung saan tayo nag-intro kanina, nasa 5 minutes yung nilakad natin papunta dito. So ito ay papuntang view deck and then sa veranda. And pa giant pugad. So unahin natin puntahan guys itong giant pugad nila. So ito siya, akit tayo dito. Magbabayad tayo ng 5 pesos para sa environmental fee. Yan, 5 pesos lang naman. So yan, kailangan nyo maglag bago kayo pumunta dun sa giant pugad. So ayan guys, do kakataos lang natin magbayad dun sa environmental fee nila dito sa Eco Park o yung sa may giant pugad. So ito, merong park dito na pwedeng kayo nga mag picture. So nalibot ko na ang daigdig sa Eco Park lang ako na paibig. Tanaman na tanaw ko na yung giant pugad nila dito sa may Eco Park. So ayan, wow, sa akit na tayo dito sa mismong giant pugad. Ang nakakatuwa dito guys, yan yung dating giant pugad is meron siyang parang ano dyan, ang tawag dito, rail sa may gilid niya. So hindi mo siya masyado ma-appreciate kasi ga makikita din yun yung parang handrail ng ano. So ito, yan, kagandahan niya guys, buo siya. And syempre may ano naman dyan, may sabat naman siya, may wall siya na kung saan hindi kayo basta-basta ng ano maulog. Nice. So ito na nga Tarlaqueños, kakatapos lang natin magpalipad dito sa may giant pulag. So ito, panoorin nyo. No, Tarlaqueños, yung mga ibang tourist attraction nila dito sa Eco Park. So ayan, makikita nyo laging andyan yung pinakabundok na to sa may San Jose. I don't know kung anong name nito, hindi ako sure kung ito yung Mount Tangisan or dun pa siya banda. Sa kabilang side, eto naman, ayan, yan, pwedeng pwede kayong magpa-picture dyan guys. Yan, photo op
sa lahat ng mga tourist attraction nila. And of course, meron din dito sa kabila. Ayan siya. Wow! Sa kabilang side ng Giant Puga, so may makikita kayong malaking puso. Ayan. So dito sa part na to, guys, pwede rin kayong mag-picture taking. Wow! Yan, napakaganda ng ano, guys. Kapaligiran kasi puno ng puno. Yan, napaka-presko and malamig yung klima. Dito sa may Eco Park nila, Notre Laqueños, meron ding isang part dito. Yan, na pwede kayong mag-picture taking. So, ito isa sa mga tourist attraction nila. Ayan siya. So, check natin dito sa pinakataas. Ayan. Napakalaking ano. Sunflower, I think. Punta tayo sa may gitna. Yan, alalay lang, baka matamaan yung ulo natin. So ito na nga, nasa gitna na tayo, guys. Yan, kung gusto yung mag picture taking, pwedeng pwede. So dito pa rin yan sa may area ng may Giant Pugad or yung eco park nila. Actually, guys, no, kaya nandito tayo sa may Monasterio de Tarlac, eh, meron tayong i-cover. Ito yung Monk's Gelato Monasterio de Tarlac. So later, guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga products nila. In na in ngayong summer yung mga products nila. So excited na ba kayo, guys? Samahan nyo akong i-explore yung pinaka store nila or yung pinaka yan, pwesto nila dito sa Monasterio de Tarlac. So alis na tayo dito sa may Eco Park. Lipat na tayo doon. Napakaraming pwedeng gawin dito sa Eco Park ng Monasterio de Tarlac. Actually, pwede kayong mag picnic dito, and then meron din silang view deck doon. Pero hindi na natin pupuntahan kasi nga may sinadya talaga tayo dito sa Monasterio de Tarlac. Today's video, guys, andito tayo sa Monk's Gelato Monasterio de Tarlac. So yung pinaka-pwesto niya dito sa monastery, guys, kung alam nyo itong pinaka-chapel nila. So andun yung Rise and Christ pag akit nyo. Eto na yung sa may CR. So sa gilid nito, yan, may pesto dito, yung Monk's Gelato. Tarlaqueños, yung mga pinrefer sa atin ng Monk's Gelato Monasterio de Tarlac. And then syempre hindi mawawala dyan yung mga meal nila or yung mga silog, guys. So ayan, meron silang shumay, shanghai, and then syempre yung pinaka-hot silog nila. Ayan, guys, kung gusto yung pumunta dito, open sila ng 6 a.m. until 7 p.m. And ito yung pinagmamalaki ng Monk's Gelato Monasterio de Tarlac. And ito yung mga ice cream overload nila. So meron silang ayan, Cadbury, so dairy milk. Meron silang KitKat, ayan. And next, mahilig kayo sa mga Oreo. So ito, meron silang mini Oreo. Sa mga sneakers lovers dyan, guys, syempre hindi magpapahuli. Ayan, meron silang sneakers. And yan, ako. Actually, sa chocolate favorite ko itong Toblerone. Yan, meron silang Toblerone dito sa Monk's Gelato Monasterio de Tarlac. Ayan, later, guys, titikman na natin lahat yan. And so itong prop na pinrefer sa atin, guys, ito yung pinaka-taro flavor nila. Tara na, Tarlaqueños! Pasyalan natin ang Monk's Gelato dito sa Monasterio de Tarlac! Woo!